Magluluto ako ngayon ng topwat baboy. Narito ang aking ingredients. Meron tayong topwat, lempo, hindi ko alam kung lempo yan, basta baboy. Tokwa, baboy, sibuyas, kalamansi, tsaka chili. Tara na. I-prepare na natin. So, pasabi na natin yung ating ibang ingredients. Wait muna yung tokwa. Okay, by size lang siya para mas mabilis na maluto. Mga ganito lang siya. Oh. Yung sa akin yan. Depende po sa preference ko kung gano'ng kalaki yung tokwa ang gusto nyo pagdaya. Yung napili kong tokwa, yung hard, para pag naiprito siya, hindi siya nila. Tapos, lamagyan ko siya ng konting asin. Inalagay ako ng asin para may lasa yung ating tokwa. Tapos, set aside na natin siya. Tapos, tuloy natin yung ibang ingredients natin. Ako lang naman ang kakain nito. Kaya, konti rin aking lulutuin. Maganda yung baboy na nabili ko kasi nga may layer siya ng kunting taba, tapos laman, taba, tapos the rest, laman na siya. Yan po, maglalagay ulit ako ng asin. Lalo ko ito na rin ang pagkakas. Tapos, hinugasan ko muna yung ating sangkalan at chili. Gagamit ako ng sibuyas na puti. Siguro kalahati lang. Maglalagay ako ng kalamansi. Tapos ang ating sili pula. Pwede na. Pwede na akong mabuto.
Yan, okay na yung aking topot baboy. Saglit lang. Gagawa tayo ng sauce. Ngayon, gagawa po tayo ng ating sausawang. Gamit po ako ng apple cider. Huwag masyadong marami kasi ano po eh, maasin na maasin siya. Maglalagay po ako ng konting paminta. Ting asin. Gusto ko kasi sa aking topot wapo, yung masyadong, hindi siya masyadong maasin, yung may tamis, tapos may asin siya, nag-blend. So, naglagay po ako ng 2 teaspoon na asuka. Tapos, ito pa. Mix lang natin. Pero ang ginagawa ko dito, para mas mabilis siya, nilalagay ko siya sa
microwave ng 30 minutes para mas mabilis po ang paghalo ng asukal sa gitna. So, ililipat ko po siya. Nalito ko yung hinalo ko na yung sibuyas na puti tsaka yung sili. Tapos, yung ating kalamansi. Kasi, mahirap siyang ihalo mamaya. Kasi, maliit yung aking lagaya. So, kalamansi. So, kalamansi. Yan. Tapos, ilalagay na natin ang ating iniwang siya. Nalito ko yung hinalo ko na yung sibuyas na puti tsaka yung sili. Tapos yung ating kalamansi. Kasi mahirap siyang ihalo mamaya kasi maliit yung aking lagaya. So, kalamansi. So, kalamansi. Yan. Tapos ilalagay na natin ang ating iniwang baboy. Nada sili. Tapos ating kokwa. Para po yung lasa maluot dito sa ating tapat baboy. Nasa inyo po yan kung gusto nyo pong mag-garnish ng spring onion. Pero ako mamaya maglalagay ako ng konting spring onion para maganda siyang tignan. Yan po ang ating tapat baboy. Ako na siya. Tignan ko muna. May tinayat po akong spring onion kaya mag-garnish po ako ng konti. Yan na po ang ating finished product, yung ating tokwat baboy.